para sa panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang bukal at tagapagtaguyod ng karunungan, dakilang pinagmulan at tamang siyang daan, naway tanggapin ang aming paghingi ng pagpapatawad sa inyo, lalo na sa mga taong nagawa namin ng kasalanan. Sa araw na ito, gabayan niyo po kami sa aming magiging talakayan at bigyan ng karunungan para umudlad ang aming sarili at makatulong kami sa aming pamanginan. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pakibanggit, Binibining Maria, na mga kaklase mong lumiban. Maraming salamat. Tatlo ang lumiban sa inyo sa klase natin ngayon. 17 naman kayong narito ngayon. Pakisabi naman sa inyong mga kaklase na huwag nang lumiban sa klase para hindi sila mapag-iwanan sa ating magiging talakayan. Diba ang tinalakay na atin noong nakaraang araw ay tungkol sa kahulugan ng pamahalaan? Ikaw, Binibining Gawat, maaari ka bang tumayo at ihad sa amin ang iyong naiintindihan tungkol sa pamahalaan? Maraming salamat, Binibini, sa iyong pagbabahagi. Ikaw, Binong Joshua, maaari ka bang tumayo at ilhad sa amin ang iyong naunawaan tungkol sa pamahalaan? Mahusay. Wala na bang katanungan o klarifikasyon tungkol sa kahulugan ng pamahalaan? Okay, mayroon akong 5 larawan na inihanda at nais kong magbahagi kayo ng iyong ideya tungkol sa mga larawan ito. Ikaw, Binibining Shela, maaari ka bang tumayo at ilahad ang iyong ideya tungkol sa mga larawang ito? Magaling! Ikaw, Binong Anthony, maaari ka bang tumayo at ilahad ang iyong ideya tungkol sa mga larawang ito? Napakahusay! Mayroon kayong iba't ibang ideya. Tama ang lahat ng iyong mga sagot. Dahil ang palapag, bubong, haligi at pagpaplano ay kasama upang mabuo ang isang bahay. Dito, ituro'y na'y magiging katulad sa ating paksang tatalakayin. May mga inihanda akong mga katanungan na kung saan ito inyong sasagutan para malaman natin kung may mga paunang kaalaman na ba kayo sa magiging paksa o talakayan natin ngayong araw. Piliin ang tamang sagot. Sa letrang E, ehokatibo. Sa letrang B, legislatibo. Sa letrang C, judisyal. Unang katanungan. Nagahatol na mga matinding pang-aabuso sa pagpapasya o pagmamalabi sa kapangyarihan. Ito ba ay ehokatibo, legislatibo o judisyal? Pangalawa, binubuo ng Korte Suprema at mababang hukuman. Ito ba ay ehokatibo, legislatibo o judisyal? Pangatlo, gumagawa at nagpapasa ng mga batas. Ehokatibo, legislatibo o judisyal? Pang-apat, binubuo ng pangulo at pangalawang pangulo. Ito ba ay ehokatibo, legislatibo o judisyal? Panghuling katanungan. Binubuo ng mataas at mababang kapulungan na kung tawagin ay senado at kongreso. Ito ba ay ehokatibo, legislatibo o judisyal? Binibining Kristal, maaari mo bang kolektahin ang mga papel ng iyong mga kaklase? Maraming salamat. Batay sa inyong mga sagot ay may nakakuhang mataas na marka. Talagang may mga kaalaman na kayong dito sa ating magiging talakayan. Magaling!
dahil mas mapapadali ang ating magiging talakayan ngayon. Ngayon, ang talakayan natin ay tungkol sa tatlong sangay ng pamahalaan. Ang bansa nating Pilipinas ay may pamahalaang demokratikong republika at ito ay may tatlong sangay ng pamahalaan. Unang sangay ng pamahalaan ay ang tagapagbatas o legislatibo. Ang sangay na tagapagbatas o ang Kongreso ang gumagawa ng mga batas ng bansa. Sila rin ang nagsasagawa ng mga investigasyon at pananaliksik para makatulong sa kanilang mga gagawing batas. Ang sangay na ito ang gumagawa ng batas. Sila ay gumagawa ng pananaliksik o research para makatulong sa gagawing batas nila. Ito rin ang nagsasaysay na ang bansa ay nasa estado ng pakikipagdigmaan. Ang pambansang budget ay dumadaan din sa pagsusuri ng sangay ng tagapagbatas. Ibig sabihin, ang sangay na ito ang nagpaplano o ang nagbabudget ng pera ng ating bansa. Iniisip nila ng maigi kung paano ito gastusin para mayroong makabuluhang pangyayari ang lahat ng perang dumadaan. Narito ang mga halimbawa o larawan ng mga tagapagbatas. Ito ang Senado, Kapulungan ng Kinatawan. Sangay ng tagapagbatas. Ang mga kapulungan ng sangay na tagapagbatas ay may mga espesyal na kapangyarihan ng mga kasunduan ng Pilipinas sa ibang bansa ay isang kapangyarihan ng Senado at ang pagsasama naman ng kaso impeachment o pagkatanggal ng pwesto ng mataas na opisyal ay kapangyarihan ng kapulungan ng mga kinatawan. Ibig sabihin, ang tagapagbatas, ang sangay ng tagapagbatas ay may karapatan mag-impeach o magtanggal ng isang opisyal kapag ito ay mayroong nalabag na saligang batas. Pangalawang sangay. Ang sangay na tagapagpaganap. Ang sangay na tagapagpaganap ang tumitiyak na ang mga batas na ginagawa ng Kongreso ay naipapatupad upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. Pinamumunuan ng Pangulo ang sangay na ito. Kaagapan niya sa pagpapatupad ng mga batas ang gabinete na binubuo ng mga kalihim ng iba't ibang ahensya. Ibig sabihin, ang batas na ipinatutupad ay pinag-iisipan muna ng maigi. Dumadaan ito sa mahabang proseso dahil tinitiyak ng Pangulo na ang batas ay para sa ating kapwa Pilipino. Epektibo ito upang mapabuti, mapalago at mapaunlad ang ating bansa. Tagapagpaganap. Pinamumuno nito ng ating pangulo na si Duterte Rodrigo. Batay sa konstitusyon, ang pangulo ang may kapangyarihang humirang ng mga puno ng mga kagawaran, embahador, konsol, may ranggong kolonel sa sandatahang lakas at iba pang mga opisyal ayon sa isinasaad sa konstitusyon. Ibig sabihin, ang pangulo ang may karapatan upang ihalal ang kanyang naiisip kung sino ang karapat-dapat sa posisyong ito o posisyon ng isa doon sa parte ng kagawaran o embahador at konsol. Bilang punong commander ng sandatahang lakas ng bansa, maaaring iatas ng Pangulo ang pagsupil sa anumang karahasan, pananalakay o paghihimagsik at isailalim ang bansa sa batas militar.
Ibig sabihin, siya ang pangulo at siya ang commander-in-chief. Siya ang may kakayahan ipatupad kung magiging batas militar ba ang ating bansa. Dahil kung natutukoy o na nakikita niya na kailangan natin ng paghigpitan ang ating bansa, mas makakatulong ang pagkakaroon ng batas militar upang hindi na dumami ang mga terorista, na kung saan ito ay may kakayahang sirain at saktan ng ating mga kababayan. Taglay rin ng Pangulo ang veto power o ang kapangyarihang tanggihan ang isang panukalang batas na ipinasa ng Kongreso. Siya rin ang pumipili ng punong maestrado ng Korte Suprema, gayon din sa mababang hukuman mula sa talaan ng Judicial Bar Council. Pangatlong sangay. Sangay na tagapaghukom. Ang sangay na tagapaghukom ang sangay na nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Ang kapangyarihang paghuhukuman ay nasa ilalim ng kataas-taasang hukuman o Korte Suprema at mababang hukuman. Sa Korte Suprema, dumudulog ang sinumang tao na hindi sumasang-ayon sa hukuman, maging ang dalawang sangay ng pamahalaan kung may tanong o tungkol sa legalidad ng batas. Narito ang larawan ng sangay ng tagapaghukom. Ang hukuman ang nagpapasya upang mapangalagaan ang karapatan, buhay at ari-arian ng mga tao. Ang tatlong sangay ng pamahalaan ay napakahalaga upang mabuo ang pamahalaan at mapaunlad ang ating bansa. Mayroon silang iba't ibang tungkulin, obligasyon na kailangan gawin upang magkaroon ng kaayusan dito sa ating bansa at mapangalagaan ang bawat kapwa nating Pilipino. Kung mapapansin ninyo kaninang ibinigay ko na mga larawan dito, ipinaskil ko dito, itong bahay. Ang bahay na ito ay may bubong, haligi, palapag at kung ano-ano pa. Ganun din sa ating pamahalaan. Mabubuo ang isang pamahalaan kung may tatlong sangay ito. Dahil ang bawat sangay ay may tungkulin, gampanin, para magkaroon ng kaayusan dito sa ating bansa. Ngayon, kumuha kayo ng buong pirasong papel at gumawa kayo ng refleksyon tungkol sa naintindihan ninyo sa tatlong sangay ng pamahalaan. Nais kong manood kayo ng iba't ibang palabas patungkol sa ating pamahalaan at bigyan ito ng interpretasyon ayon sa inyong naunawaan. Dumako naman tayo sa takdang aralin. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, mahalaga ba ang tatlong sangay ng pamahalaan? Pangalawang katanungan, kung gagawin ng maayos ng bawat sangay ang tungkulin, magiging maunlad ba ang ating bansa? Bakit oo at bakit hindi? At dito nagtatapos ang ating talakayan.